Hey guys, welcome back sa ating Basic Python Tutorial Series. So this is part 17 and for today, we are going to talk about collection of objects right after this intro. So guys, before we start, make sure na alam nyo na yung collections and about sa object-oriented programming kasi yun yung kailangan natin para maintindihan yung ating lesson for today which is yung collections of objects nga. So, ito na nga yung tutorial flow natin for today. Ang una natin gagawin is gagawa tayo ng object by using the user input. So, magpapa-input tayo kay user, then yun yung gagamitin nating data para makagawa ng object. So, pwede yun. So, siguro na, itry nyo na, pero ipag-aaralan pa rin natin for today. Then, secondly, we are going to store objects in collections. So, kung hindi nyo alam guys, pwede tayong mag-store ng mga objects sa loob ng isang list, ng tuples, ng sets, and ng kung ano-ano pa, basta collections. Then thirdly, we are going to read objects in collection. Syempre, kung na-store natin, pwede natin siya i-read. Then, pang-apat, we are going to use a loop para makapag-read and makapag-write ng data dun sa loob ng object collection natin. And lastly, we are going to make a student registration program. So, yun yung challenge natin for today. So, yun yung aabangan nyo for today. So, let's start na nga. So, paano tayo makakapag-create ng object using a user input? So, makikita nyo dito, meron lang tayong simpleng class. So, alam nyo na to. Then, ito may constructor. Then, makikita nyo dito, guys, nanghihingi tayo ng A1 is equals to input. So, magpapa-input tayo kay user. Then, A2 equals to input din. Then, makikita nyo, pag gumawa tayo ng class, ipapasa lang natin sa kanya yung in-input ni user. Which is yun yung gagamiting data para makagawa tayo ng isang object. So, meron na ngayong kapangyarihan si user para maglagyan ng data yung isang object natin. So, makikita nyo dito sa example natin, ganun yung ginawa natin. Nagpa-input tayo ng name. Then, ipanasa natin yung name na yon para makagawa tayo ng isang person which is may attribute na name. Okay? So, ganun lang kadaling gumawa ng object with a user input. So, let's try that sa PyCharm natin. So, guys, andito na nga tayo sa PyCharm. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng class para makagawa tayo ng object using the user input. So, gagawa lang tayo ng class na person. Then, lagyan lang natin siya ng constructor. Def init. Then, yung kanyang attributes which is name lang yung gagawin kong attribute for now. Then, self.name is equals to name para makagawa tayo ng constructor. Then, ang gagawin natin ngayon, guys, is gagawa tayo ng isang person. So, gagawa lang tayo P1 is equals to person. But this time, guys, hindi tayo maglalagay personally ng pangalan dito. Kunwari, di ba last time, ginagawa natin ganyan. Pero ngayon, guys, ang gagawin natin is gagawa tayo ng variable dito na name. Then, equals natin sa input ni user. Enter a name. Ngayon guys, hihingi na tayo kay user ng name, then yun yung gagamitin natin para makagawa ng isang person. Then makikita nyo dito sa constructor, dagdagan lang natin ng print. Then, gagawin natin self.name plus created. So, para malaman natin kung sino yung na-create na object. So, ngayon guys, pagka nirun natin to, right click, then run. Makita nyo, hihingi siya ng name, then enter a name. I'm gonna say David. Then enter. Makikita nyo, David created. So, ngayon, meron na tayong kapangyarihan kung sino i-create natin. So, hindi nyo na kailangan i-type yung code na manually para makakreate tayo ng isang person na may certain na pangalan. Pwede na tayong mag-input. So, kunwari, alineer created. So, ganun lang gumawa ng object using the user input. So, pwede na kayong gumawa ng mga integer. So, kayo bahala kung ano gagamitin yung attributes. As long as i-input ni user, si user bahala kung ano yung magiging data ng ating object. So, ganun lang yung kanyang logic. Okay? So, let's go na sa susunod natin pag-aaralan for today. So, guys, ito yung susunod natin pag-aaralan which is yung storing objects in a collection. So, alam nyo na yung collection, di ba? Yung mga list, yung mga tuples. Pero for today, we are going to use a list. Makikita nyo dito, meron lang tayong mga class. Again, gumawa tayo ng class. Then, makikita nyo, mayroon siyang constructor. Then, gumawa tayo ng tatlong object. So, makikita nyo, x1, x2, then x3. Then, makikita nyo sa ilalim, gumawa tayo ng list of x, then equals, pinasok natin lahat ng object natin doon, which is yung x1, x2, x3. So, pwede yan guys, para masort natin yung mga objects natin, and then pwede natin silang i-loop mamaya, which is pag-aaralan din natin later. So, makikita nyo sa kanan, sa practical example natin, gumawa tayo ng tatlong person, si David, si Alinir, tsaka si Jmar. Then, P1, P2, P3 siya. Then, makikita nyo dito, meron tayong list na tinatawag natin list of people. Then, equals, then square brackets. Makikita nyo, pinasok lang natin silang tatlo. P1, P2, P3. Then, closed square brackets. So, makikita nyo, yan na yung ating list of objects. So, makapag-store na tayo ng objects sa loob ng isang collection. So, let's try that sa ating PyCharm. So, guys, for
testing purposes, makikita nyo, gagawa tayo ng tatlong person. So, P1 is equals to person, then pangalan niya, David. Then, P2 is equals to person, pangalan niya, Alinir. Then, P3 is equals to person equals to Jmar. So, Jmar, meron tayong tatlong person, which is si David, si Alinir, tsaka Jmar. So, meron na tayong tatlong object ngayon. So, ngayon, ipapasok natin siya sa list of people. So, kahit anong pangalan yan, kasi identifier nga yan. So, make it meaningful. Then, papasok lang natin silang tatlo. Si P1, si P2, tsaka si P3. So, ngayon guys, ibig sabihin yan, nakapasok na siya sa isang list. Ngayon, pwede natin silang i-access using index. So, makikita nyo nga dito sa ating PowerPoint, read objects in collection. So, makikita nyo, para ma-read lang natin yung ating object sa loob ng collection, gagamit tayo ng index. So, makikita nyo dito, pinrint natin yung list of x, then lalagay lang natin yung index kung pang ilang object yung i-access natin, that attribute. So, ganun din sa example nating practical. Makikita nyo, meron tayong list of people dito, may dalawang tao, which is P1 and P2. Then, makikita nyo, ipiprint natin yung list of people, index 0, that name. So, ano yung lalabas na output doon? Kasi list of people, 0, that name. So, sino yun? Si P1. Ano ba si P1? Ito yun, si P1 is equals to person, ang pangalan niya is David. So, ma-output is David, kasi yun yung pangalan niya. So, makikita nyo, nakasort yung ating object sa loob ng isang collection, ng isang list, ng isang tuple, so kahit anong gusto nyo. So, yun yung purpose ng ating object sa loob ng collection. Okay, so makikita nyo dito, let's try to access Alinir. So, P2 yung kanyang, nasa P2 siya, then nandito siya sa 0, 1, no? Sa pang 1 na index siya dito sa ating list. So, ngayon, para ma-access natin yan, tatawagin lang natin yung list of people. Then, index. So, pang ilan yung gusto nating i-access? 0, then 1. So, 1 yung i-access natin. Then, pag nilagyan nyo ng period, makikita nyo, nandito yung kanyang attribute, which is yung name. So, makikita nyo, pagka-click natin yung name, ayan na. Then, syempre, walang lalabas dyan kasi hindi natin pinrint. So, i-print natin yung list of people 1.name. So, pag nirun natin yan, makikita nyo, Alinir yung kanyang output. So, lumabas lang yung David created, Alinir created, tsaka Jmar created. Kasi, kinreate natin sila ng tatlo, then meron dun sa constructor natin na magpiprint. So, tanggalin muna natin to for purposes lang na makita nyo yung output. Then, pagkanira natin ulit, makikita nyo, Alinir yung lalabas. Kasi, ang pinrint natin is yung list of people index 1.name, which is si Alinir nga, yung P2. So, makikita nyo siya yun. Pero, that's not all, guys. Hindi lang attributes yung pwede nyong i-access. Ngayon guys, pagkagumawa tayo ng isang object function dito, which is pagkagumawa nga tayo ng function sa loob ng isang object or ng class. So, kunwari, def introduce. Then, ang gagawin natin, ang piprint lang natin is I am plus self.name. So, kunwari, si Alinir, I am Alinir. Si David, I am David. So, alam nyo na yun. So, makikita nyo dito guys, pagka in-access natin siya dito, lagyan natin period, pwede nyo na ding tawagin yung introduce. So, list of people 1.introduce. Pagka nira natin yan, so makikita nyo guys, ang output, I am Alinir. Then may none. Bakit may none? Kasi guys, pinasok natin siya sa print, which is hindi na natin kailangan i-print yung list of people that introduce. Kasi nga, as you can see sa taas, pinrint na natin siya dito sa loob ng function natin. So, pagka pinasok pa natin to sa print, lalabas nga yung none na yan. So, dapat hindi nyo ipapasok sa print yung ganon. So, pagka pinalitan natin to ng 0, run natin, makikita nyo, I am David naman yung lalabas. Pagka 2, so sino yan? Si Jmar. So, lapad lumabas, I am Jmar. So, pagka ginamit natin 3, syempre mag-error na yan, lalabas, list index out of range. Kasi wala namang nag-i-exist na nasa index 3. 0, 1, 2 lang. So, para saan to guys? Bakit natin kailangan gumawa ng collection of objects? So, ito na nga yung purpose nila, yung pinaka-purpose kung bakit ginagamit yung list of objects or collections of objects. Magagamit nyo to lagi pagka gumagawa na kayo ng program nyo. So, let's go sa susunod natin pag-aaralan. So, ito na nga guys, yung pinaka-main purpose ng ating collection of objects. So, as you can see, we can use loop to read collections. So, magiging mapapadali yung buhay natin makapag-loop through many objects. So, kung meron kayong 100 na tao, syempre, hindi naman natin gustong tawagin yung P1.introduce P2.introduce P3.introduce P4.introduce and so on and so forth. So, sobrang kalat nun. Kaya gumagamit tayo ng collection of object. So, makikita nyo, meron ulit tayong tatlong person dito. Si David Alinir Jmar. Pinasok natin siya sa list of people. P1, P2, P3. Then, dito sa kanan, niloop natin siya.
for every person dun sa loob daw ng list of people. So, ito yung list of people. Makikita nyo dito, ang ginawa natin, pinrint natin yung person.name. So, yung person, di ba yung person kada laman ng ating list. So, makikita nyo, si P1, person yon, si P2, person yon, si P3, person din yon. So, every person, piprint natin yung name nila. So, lalabas, David, Alinir, J. Mar. So, ganun lang kadali mag-read ng collection using loop. So, itry nga natin sa PyCharm. So, makikita nyo dito, guys, ang gagawin natin, gusto nating matawag yung tatlo na to using only for loop. Isang for loop lang. So, magagawin natin, for person, in list of people, ipiprint natin yung person.name. So, ngayon, pag ginawa natin yan, irarun natin to. Makikita nyo, lalabas si David, si Alinir, tsaka si Jmar. Kasi sila yung tatlong nasa loob nung list. So, ngayon, pag gumawa pa tayo ng P4, marari, dagdag natin si Joshua. Then, pasok natin dito si Joshua sa ating list. So, apat na sila. So, automatically, mag-a-adjust yung for loop natin kasi nga for every person dun sa loob ng list of people. Ngayon, pagkanira natin yan, kasama na si Joshua. So, very easy makapag-handle tayo ng mga data, kahit hundreds of data, kahit thousands of data using this collection kasi nga naka-sort na siya in a collection. Hindi na natin kailangan tawagin yung p1.name, p2.name. Diba, sinabi ko nga sa inyo, ayaw natin ng paulit-ulit na code. So, we're just going to sort that using list and for loops. So makikita nyo, ganun yung pinaka yung pinaka purpose ng ating class na meron tayong object oriented programming, then gagawa tayo ng array of objects or list of objects para madali natin silang ma-access and then ma-manipulate. So yun yung ginagawa ng collection of objects, guys. So kung pwede tayong mag-read using for loop, syempre pwede din tayong mag-write using for loop. So ito na yung susunod natin pag-aaralan. So using loop to write in collections. So, makikita nyo dito, pwede tayong mag-declare ng list na walang laman. So, ilalagay lang natin ganito, walang laman. Then, makikita nyo, gagamit tayo ng range. So, kung naalala nyo pa yung range dun sa for loop natin, kung ilang beses irarun yung isang code. So, makikita nyo, for i in range 5. So, ibig sabihin, yung for loop na to, 5 beses irarun. So, manghihingi siya ng name. Then, mag-input tayo ng name. Gagawa siya ng isang person. Then, gagawin nga niya yung person gamit yung name na in-input natin. Then, ipapasok niya yon sa list of people. So, list of people that append. So, ibig sabihin niya, ipapasok lang natin yung isang bagay sa loob ng list. So, makikita niyo, ipapasok natin yung P, which is yung person na ginawa natin. Ngayon, papasok natin yung P doon. Then, ngayon, meron ng person doon sa loob ng list of people. Then, and so on and so forth, ulit-ulit to ng 5 beses hanggang makagawa tayo ng 5 tao. Ngayon, meron ng 5 tao dun sa list of people natin. So, ganun lang yung magagawin natin para makagawa tayo ng list of objects na galing sa user. So, makakapag-write tayo sa collection, makikita nyo naman. So, pwede din tayo mag-edit or kung ano mang gusto nyo gawin using this technique. So, itry natin yan. So, makikita nyo dito guys, i-delete natin to lahat. So, ito lang itira natin yung class person natin. Ngayon guys, gusto natin gumawa ng list na walang laman. So, list of people. Then, equals, ganyan. So, ibig sabihin, list yan, pero walang laman. Yun yung ginagawa niya, empty list. So, ngayon guys, ang gagawin natin, gagawa tayo ng for loop. For i in range, so, ilan yung gusto natin gawing tao? So, kunwari, gusto muna natin, 3. For i in range 3, so, hihingi siya lagi ng name. So, name is equals to input, enter name. Then, ang gagawin natin, gagawa tayo ng person, so P na lang ipangalan natin, then person, then ipasok natin yung name na in-input ni user, so gagawa siya ng person. Then ngayon, yung list of people, i-append natin yung ginawa nating person. So yung P yung ginawa nating person. So, 3 beses niyo ulitin yan, which means 3 tao yung papasok natin doon sa list of people. So i-run natin to. Makikita nyo, enter a name daw, enter name. So kunwari, David, Alinir, Jmar. So, 3 yung nagawa nating object pero hindi niya sinasabi kung nagawa ba talaga. So, hindi natin mako-confirm kung totoo bang nasa list. So, ang gawin natin, i-print lang natin yung list of people. So, ngayon guys, pagka-print natin yung list of people, may makikita kayong hindi nyo maiintindihan pero i-explain ko sa inyo. So, print natin yung list of people nang walang index. So, i-run natin to. Gawin natin ulit si David, si Alinir, tsaka si Jmar. Then after nun, may mapiprint. So makikita nyo, main.person object at 0x. So makikita nyo, hindi nyo naiintindihan yan. So this is an address. So bag nyo nang pansinin yan. Ang pansin nyo na lang dito, isang object to, ito yung isang element. Isang object to, isang element ulit. Then isang object din to, isang element ulit. So ilan yun? 3. Ilan ba ginawa natin yung tao?
tatlo din. So makikita niyo tatlo, then mako-confirm natin na meron ng tatlong object dun sa list natin. So ito yung buong list natin. So tatlo 'yan. Etong isa, main person, then person, then person. So tatlo sila. So may mako-confirm na natin ngayon na nandun sila sa loob ng list. So kunwari gumawa tayo 5. So lima naman yung gagawin natin. Then after noon, maglo-loop ulit tayo. So pagko-combine na natin yung pagre-read and write. So magra-write muna tayo, then pagkatapos dun, i-read natin yung laman nila. So gagawin naman natin for person in list of people. So yung katulad ng ginawa natin, i-print naman natin or tawagin na lang natin yung person.introduce. So para mag-introduce sila isa-isa. So ngayon gagawa tayo ng limang tao, then after natin magawa yung limang tao, i-introduce nila yung sarili nila. So gets niyo ba 'yon? So makikita niyo, unti-unti na nabubuo yung logic natin dito kung paano gumawa ng iba't ibang system. So kunwari gumawa kayo ng student enrollment system, so, syempre maraming mag-e-enroll. Every time na may mag-e-enroll, gagawa kayo ng bagong object na student na ipapasok niyo dun sa inyong database para yun yung i-handle na niya yung mga data na nandun. Then pagka i-retrieve na natin, syempre ipapasok ulit natin siya sa isang list or ng isang array or sa isang collection para ma-sort natin sila, then maibalik natin ng maayos dun sa ating system pagka gusto nating i-read. So makikita niyo, ganito yung ginagawa dun. So ngayon, i-try na natin to, i-run natin to. So gagawa tayo ng limang tao, run this. Enter name, so pangalan na natin, David Alinir, then Jamar, then Emmanuel, then Patrick. So lima sila, yan yung panglima. Pag in-enter ko to, dapat mag-introduce na silang lima. So makikita nyo, pagkatapos doon, mag-introduce na silang lima. I am David, I am Alinir, I am Jamar, I am Emmanuel, I am Patrick. So makikita nyo, kada object natin, automatic nyo yung tinatawag yung that introduce kasi nga, niloop natin yung buong list na yon. So makikita nyo, this is very efficient pag mag-handle na tayo ng mga objects, then kailangan natin ng flexible na storage. Pwede tayong gumamit ng list kasi pwede tayong mag-add ng mga object doon using append. And ganun na nga, yun na yung pinaka-core kung paano natin magagamit yung object-oriented programming when it comes to creating many programs. So kahit anong programs tayo pwede nyong gawin dahil dito sa inyong collections of objects. Okay, so yun na yung ituturo namin for today. So ngayon, dadako na tayo dun sa ating challenge for today, which is yung tinatawag nating student registration program. So ang gagawin natin for today is we will create a program that will let the user register student as long as they like. So meaning, walang limit. So hanggang gusto nila, pwede sila magdagdag ng student na magdagdag hanggang sa gusto nga nila. So meron tayo dapat way para makancel yung ating paggagawa ng student. So, kunwari, pagkatapos niyang gumawa ng isang student, sasabihin ng program, would you like to create another student? Yes or no? So, ganun yung gagawin natin ngayon. So, as long as they like, pwede nila i-cancel anytime. Then, make it so that after they finish registering the students, all of the students' information will be displayed using an object function. So, parang yung dilawa natin kanina, meron siyang object function na introduce. Pagkatapos natin mag-input ng mga student, tsaka sila nagpakilala isa-isa. So, ganun yung gagawin din natin dito. Pero ngayon nga, pwedeng maglagay yung user. So, ngayon nga, pwedeng maglagay yung user hanggat gusto nila. So, kahit ilang student yung gusto nila, hanggang sa mapagod sila mag-input. So, yun yung twist ng ating program for today. So, makikita nyo dito sa susunod nating slide, yung student daw, dapat merong constructor and yung following attributes. So, dapat meron siyang name, may course, may year, at may section. And also, an object function nga na introduce. So, yung katulad nga nung kanina. Kasi yun yung tatawagin natin pagkatapos natin mag-input ng mga user. Okay, so, eto na yung ating overview. Then, next, makikita nyo, eto yung example output natin. So, pagkatapos mag-input ng user ng mga data, so that lumabas yung gantong output. So, student number 1, name niya is David SDPT. Course niya, BSIT, 1E, section niya, tsaka year. Then, student number 2, student number 3, student number 4. So, dapat lahat na ni-register ni user nung una, lumabas dito. Then, magpakilala nga sila ng gantong way. So, not necessarily naman na ganito yung itsura ng user interface nyo. Bahala kayo kung ano gusto nyo. As long as lalabas yung name, course, year, section. So, ganun lang yung gawin nyo for today para mahasa yung paggagawa nyo ng collection of objects and kung paano mag-loop ng mga collection of objects. So, yun na nga guys yung gagawin natin for today. So, yan, post nyo kung gusto nyo dito mabasa. Then, post nyo dito kung gusto nyo itong mabasa. Then, after a few moments, we will try to do it together. So, post nyo na yung video nga. Then, I will be back after a few seconds. So guys, I hope na nagawa nyo na yung program. Kung nagawa nyo na guys, then congratulations sa inyo. Naintindihan nyo na yung the very basics ng
Python. Kasi ito na guys yung second to the last video ng ating basic Python tutorial. So yung susunod na episode, konting turo na lang yun guys. Then we are done with this course. So mag-move on na tayo sa panibagong course natin. So gagawa pa rin tayo ng video about Python pero it would be more advanced na. So stay tuned for that para mapag-aralan nyo pa yung Python ng mas malalim. Regardless of the field, kunwari gagawa kayo ng laro, gagawa kayo ng application, lagi nyo gagamitin sigurado yung object-oriented programming. Kaya this is very important para masimulan nyo yung inyong gustong gawin. So kung nagawa nyo na nga, then congratulations sa inyo. Kung hindi naman, don't worry, we will try to do it together. So let's start na nga. So makikita nyo guys, sabi doon sa ating challenge, kailangan daw natin gumawa ng student na may attributes na name, course, year, section. So gawa na tayo ng ganun. So class student, then makikita nyo dito, gagawa lang tayo ng ating constructor. Then kailangan nyo na name, ng course, ng year, at ng section. So ngayon, gagawa tayo ng constructor, self.name is equals to name. Then control D lang natin para mag-duplicate. Then gawa lang tayo ng ating constructor. So yan, meron na tayong constructor na kailangan niya ng name, course, year, section. Then next, kailangan daw natin ng ating object function na tinatawag na introduce, which is dito niya papakilala yung sarili niya. Then kailangan lang natin iprint lahat ng kanyang attribute, which is yung piprint nga natin, mara yung name niya, then self.name. Then same with the other attributes, kailangan lang natin iprint ulit self.course, self.year, then self.section. So papalitan lang natin to course, year, then section. So pagpantay-pantayin lang natin to para magandang tingnan mamaya. Then as you can see, ito na yung buong class student natin. Ito lang yung kailangan natin gawin. Meron lang tayong constructor, then meron lang tayong isang object function na papakilala lang niya yung sarili niya na siya si ganyan, then yung course niya ito, year niya ganyan, and section niya ganyan. So yun na. Then guys, yung another problem dun sa ating challenge for today is paano natin mako-control. Kasi nga kahit kailan di ba pwedeng mag-input si user, kahit ilang students yung i-input niya, then hanggat gusto niya, pero pwede niya i-cancel anytime yon. So ngayon, gagamitin natin yung mechanism ng while true. So naalala niyo pa ba yung while loop? So while true, then pagka pinrint natin yung hello, then pagka nira natin yan, alam nyo, never ending loop yan ng puro hello. So hindi titigil yan. Then meron tayong tinuro sa inyo na break keyword. So pagka binbreak natin yan, titigil yung ating loop ng walang sabi-sabi. So isang print hello lang, then tumigil dahil dun sa break. So ganito din yung gagawin nating mechanism dito sa ating program for today. So pag-iinputin natin ang pag-iinputin si user ng name, course, year, section hanggang sa mapagod siya. So gagawin muna nga natin, gagawa tayo ng mga variables. So course, year, and section. So pag-iinputin natin nga si user. So input, name, so copy lang natin to. So don't worry guys, pinagpapantay-pantay ko lang ngayon para maayos natin yung user interface. Kailangan natin ng course, ng year, then a section. So again, pagpapantay-pantayin ko tong dulo nito. Then ayan na. So babalik ko na to dito para hindi pangit tingnan. So ayan na. So ayan na yung ating while loop. So pagka nira natin to, endless loop na yan ng pag-i-input ng name. So kunwari David, BSIT 1A, then name ulit Alindir, then so on and so forth hanggang mapagod si user. So ngayon guys, syempre kailangan natin ng way para matigil yung pag-i-input ni user. So syempre kailangan meron siyang freedom kung kailan niya gustong itigil yung pag-i-input. Ngayon, lalagay lang natin to ng space sa taas para medyo malinis. So yung /n, again, new line lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, mapupunta sa bagong line yung ating ipiprint. So ganyan lang gagawin natin. So lalagyan lang din natin dito na sa ilalim niya. Then dito sa ilalim, manghihingi ulit tayo. Bakit tayo manghihingi? So choice is equals to input. Tatanungin natin si user, create another student. So tatanungin lang natin siya. Then lalagyan natin ng option, yes or any character, any char. Then ganyan lang. So hingi lang siya ng input. So pagka nag-yes tayo, pwede papayagin pa uli natin siya mag-input ng student. So name, course, year, section nga. Then pagka any character other than Y, kunwari N or A or kahit ano, basta other than Y, mabe-break na yung ating loop. So tapos na siyang gumawa ng ating mga student. So ibig sabihin napagod na siya. So ngayon i-check natin sa ilalim dito kung yung choice niya is equals to Y or yung choice niya is equals to Y pa rin,
pero yung maliit na y. So, dalawa yung possibility, yung uppercase na y tsaka yung lowercase na y. Then, tutuldok. Then, pagka yes yung sinagot niya, syempre, wala tayong gagawin, ipapass lang natin to. So, pass. Ibig sabihin ng pass, walang gagawin. Wala na siyang gagawin, basta yan na yun. Then, else, syempre, pagka hindi y yung sinagot niya, ibe-break na natin. Ibig sabihin, tatapusin na natin yung loop, lalabas na tayo ng loop. Then, hindi na makakapag-input si user. So, ganun yung gagawin nating mechanism para matigil si user sa kaka-input pag gusto na niya. So, ganun lang. So, makikita nyo ngayon, pagka-try natin to, then, i-run natin, makikita nyo, hihingi siya ng name. Kunwari, David, course BSIT, year 1, section E. So, ngayon, create another student. So, tatanungin niya, create pa ba tayo na isa pang student? Kunwari, yes, gusto ko pang mag-create. So, gagawa ulit tayo, alinear, BSIT, 2, E. So, create another student, yes. JMAR, BSCS, year 3, A. So, create another student, no. Ibig sabihin yan, tapos na tayo mag-create ng student. So, makikita nyo, nakalabas na siya ng loop. So, ngayon, nakakapag-create na tayo ng tatlong student. Pero actually, guys, hindi pa tayo nakakapag-create ng student. Kasi, guys, hindi pa tayo gumagawa ng student. Bakit kamo? Nanghihingi lang tayo ng input, pero never tayo gumawa ng student. So, sa ilalim dito, tapos natin mag-input, gagawa na tayo ng isang student. So, S is equals to student. Then, syempre, makikita nyo dito, hihingi siya ng name, course, year, section. So, ipapasa lang natin yung hiningi natin kay user. Then, every time na gagawa siya, dapat meron tayo pag-i-storean yan. Kasi, so, pagka naulit yung loop, mawawala na tong S. So, kailangan may pag-i-storean tayo sa labas. So, gagawa lang tayo dito ng list of students na walang laman. Then, ngayon, katulad nga nung ginawa natin kanina sa example natin, list of student dot append. So, ibig sabihin, dadagdag natin yung student na to, yung ginawa natin, which is yung S. So, every time nagagawa tayo ng student, mapapasok na siya dito. So, gets nyo ba yung mangyayari? So, ngayon, makikreate na yung student natin. And in order for us to prove that, again, ang gagawin natin, pagkatapos natin mag-input, print lang natin yung list of students. So, walang index. So, makikita nyo ulit yung mga address. And also, i-adjust natin tong print para isang space na lang yung ilalagay niya. So, ayoko na ng dalawa kasi makalat. Makikita nyo ito. So, i-run natin ulit to. Makikita nyo, hingi siya ng name, David ulit. So, yan, ganyan. Can I create another student? Yes. Ganyan. So, create another student? Yes. Create another student? Yes. So, i-know na natin. So, bago tayo mag-know, bilangin muna natin kung ilan yung nagawa natin student. So, 1, 2, 3, 4. So, apat yung nagawa natin student. So, ngayon, pagka ni-know ko to, dapat apat din yung makita natin na nasa loob ng list. Makikita nyo, dapat 1, 2, makikita nyo dito sa kanan pa, 3, 4. So, apat yung nagawa natin student. So, makikita nyo kasi student object. So, ma-confirm nyo na student yan. So, apat sila. So, apat din yung ginawa natin. Kaya ibig sabihin, gumana yung ating program. So, yan lang yung kailangan nating magawa. Ngayon, meron pang huling kailangan nating gawin. Kailangan naman daw natin i-introduce yung ano nila, isa-isa sila mag-i-introduce ng sarili nila. So, kung nakapag-input tayo ng user, dapat sa ilalim, magpakilala sila. So, madali na lang yun. Ang gagawin na lang natin ng for loop. For student in list of student, ang gagawin lang natin student.introduce. So, yun na lang yun. Pag-enter natin yan, pwede na tayo gumawa ng mga student dito. David, BSIT, 1E, yes, Alinir, BSIT, 1A, yes, JMAR, BSCS, 2E. Then, know na natin. So, pagkita nyo, mag-introduce na sila isa-isa. Ito si David, ito si Alinir, ito si JMAR. Pero guys, this doesn't quite magandang tingnan. Di ba? Hindi siya magandang tingnan. Kaya ang gagawin natin, every time na magpiprint tayo, lagyan lang natin ng space sa taas. Then, ang gusto natin gawin dito, lagyan lang natin ng indention. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, ngayon dito guys, ang gusto natin din gawin dito, gagawa lang tayo ng isang integer, I is equal to 0, kunwari. Then, every time na magpiprint tayo, piprint lang natin dito, student number I. So, kailangan natin i-convert sa string tong ating I kasi integer yan. Then, ngayon, maganda nang tingnan yung ating user interface. So, ito lang, mga additional information lang sa inyo para gumanda yung paggawa nyo ng mga ating
Para maganda lang silang tingnan dito, so hindi makalat. So makikita nyo dito ang kalat, hindi nyo din maintindihan kung sino yung magkakasama. So ngayon, using this, and makikita nyo guys, dapat hindi tayo sa 0 pala magsimula. Kasi pagka sa 0 tayo nagsimula, nalabas student number 0. Dapat student number 1 yung simula natin. Then lastly, kailangan nating i-add, mag-add dun sa i ng isa. So i plus 1. So ibig sabihin, every time na maglo-loop tayo, madadagdagan tong i na to. So student number 1, student number 2, and so on and so forth hanggang matapos yung mga pinag-i-input ni user na student. So let's try this. So ito na yung huling test natin. So run natin, name David, BSIT, year 1E. Yes, create another, alinear, BSIT, 1E. Yes, JBAR, BSCS, 2A. So yes, Joshua, BSCS, 1E. So yes, Patrick, course BSCS din, third year, section A. Then, okay na yan. So, in-know na natin ngayon. Then, i-enter natin. Makikita nyo, guys. Mag-introduce na sila isa-isa. So, makikita nyo, simula sa student number 1. So, lima yung pin-in-input nating student. Makikita nyo dito. Student number 1 is si David with the course of BSIT, first year, section E. Si Alinir, BSIT, section 1, year 1 and section E. Si Jmar, BSES, 2A. Joshua, BSES, 1E. Patrick, BSES, 3A. So, makikita nyo, malinis yung tingnan dahil dun sa ating ginawang formatting, nilagyan natin ng space, then inindent natin yung iba. Then, makikita nyo, ayan na nga. Ganyan na yung ginagawa ng mga ibang programmer when it comes to creating different programs. So, makikita nyo, meron na kayong idea ngayon kung paano gagawa ng mga system kasi, ayan na nga, makikita nyo, ganyan mag-sort ng mga objects using collection. So, yun yung pinaka-purpose ng ating lesson for today. So, again guys, you it's up to you para makapag-eksperimento, gumawa pa kayo ng iba't ibang program na i-challenge nyo yung sarili nyo kasi hindi namin guys matuturo lahat. It's up to you kung gusto nyo pang pagandahin to or gumawa kayo ng bago. Then, mag-try na kayo gumawa ng mga program na maliliit, kunwari calculator or POS, or kung ano-ano pang system. So, yun lang guys yung ituturo namin for today. So, susunod nating episode, yun ay last episode. I hope na meron kayong natutunan dito sa ating basic Python tutorial series. And as always guys, you can always comment down below and message us on Facebook. So, kala nyo goodbye, no? So, yun na nga. So, again guys, I hope na marami kayong natutunan. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!